Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na town with evidence. Nako mga kabibig! Nako po umami na si Senator Sherwin Gatchalian na hindi siya ang nagmamay-ari sa sasakyan, sa SUV o sa puting Ford Escalade na may protocol number 7 na halos makasagasa na isang enforcer sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation or SAICT ng Department of Transportation nang parahin ang sasakyan dahil sa illegal na paggamit sa EDSA busway last Sunday. Pinutakte si Senator Win Gatchalian ng media sa Senado matapos maglutangan sa social media na ang ama niyang si William Gatchalian ang sakay di umano ng Escalade na pinara ng mga SAICT operatives sa EDSA busway malapit sa Guadalupe Station sa Makati City. Base sa viral video na nakuha ng bodycam, ilang ulit na nagtangka ng driver ng Escalade na iabanti ang sasakyan kahit na nakaharang ang enforcer upang hulihin ang naturang traffic violator. Imbis na pumara sa utos ng traffic enforcer, umatras ang Escalade na sa makipot na daan ng busway bago tuluyang tumakas. Escalade ba ito or Escalade? Bahala na kayo dyan. Pero puting SUV ito. Mismong si Senate President Cheese Escudero ang nananawagan sa LTO na alamin ang may-ari ng pasaway na Escalade upang ma-determina kung ito ay mula sa isang miyembro ng mataas na kapulungan na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Sabi ni Escudero, clearly may nilabag na batas yung SUV yun na dapat panagutan. Hiniling ko na sa LTO na alamin kung sino ang pinagkakailanlanan ng may-ari at gumagamit itong kotseng ito, pati rin yung plaka para malaman kung ito ba ay issued sa isang miyembro ng Senado. Hindi pa ko binabalikan ng LTO kung na isa bagay na iyon. At ngayon ay naglabas na. Ito, naglabas na ang LTO information tungkol sa SUV na yan na peke daw. Sabi ito, peke daw ang ito. Peke daw sabi ng LTO. Oo mga kabibig. Sinabi ng LTO, wala daw no protocol plate number 7 issued to SUV and viral EDSA busway break bad video. I-share ko sa inyo para sabihin nyo baka gawa ng issue or di kaya parang matabunan lang issue na tungkol kay Gatchalian. Hindi po kabibig. Talagang nabaso at binalita ito sa Manila Bulletin na peke at walang inisyo na plate number 7. Ako po, eto na kabibig ha. Eto na, sishare ko sa inyo mga kabibig para makita nyo at mabasa nyo talaga na talagang walang kinalaman si S.J.S. Escodea, hindi ba, si Sherwin Gatchalian tungkol dito mga kabibig. So eto na kabibig, ishare ko ha para mabasa natin lahat. So wait for a while mga kabibig. Bigyan niyo ako ng time para mag-share sa screen. O, eto na. Eto na, kabibig. Nakakawindang ang issue na ito. At marami talagang mga netizen. Ang ito. Ito, oh. LTO. No protocol plate issued to SUV in viral EDSA busway break bad video. Sabi dito, mga kabibig, ay ito, oh. The number 7 protocol plate attached. The number 7 plate protocol plate attached to the white sports utility vehicle or SUV in a viral video of its driver who tried to run over a lane enforcer of EDSA tapos na middle finger pa yon. Oo. Could be fake. Could be pa ha. Could be fake daw ayon sa LTO. In a statement, the LTO said in the initial investigation disclosed that there was no protocol plate including number 7 which is assigned to Senator. So wala daw na plate number 7 ang inassign para sa isang senator.
Similarly to our active response to incidents reported by the public and those posted on social media, has already taken the initiative of looking into this viral video based on the report of our monitoring team. Ang kanilang initial finding na based sa mga ebidensya na kalap nila ay peke, posibleng peke, ang plate number 7. Naku po! Sabi pa dito, we assure the public that a show cause order will be issued to the registered owner and the driver of the SUV involved in the soonest possible time for them to explain the string of violation we already identified based on our existing laws and rules and regulations, including this regarding traffic signs and improper person to operate a motor vehicle. Yun ha, yun kabibig ang sinabi ng LTO na posibleng peke ang ginamit na plate number, no protocol plate, ang inisyo na number 7 sa mga senator. Yun ang sabi ng LTO. Yun ang kanilang nakita sa kanyang investigasyon. Tapos si Gatchalian ay talagang nag-react. Sabi ni Gatchalian na anong sabi ni Gatchalian dito? Di akin yung pasaway na SUV sa EDSA busway. Ako, wala ako. Wala akong ganyan na sasakyan. Ano ba yung statement na yan? So, ito po ang statement ni, panoorin natin si Win Gatchalian. Opo, sa kanyang pagtanggi na hindi niya pagmamayari ang puting SUV. O, si Win Gatchalian. Ito na, oh. So, sino kaya ang nagmamayari? Opisina niya, wala. To the Committee on Local Government. Resolutions. Propose a resolution number 121. Wala. With an end view of formulating policies. To the Committee on Local Government. Resolutions. Propose a resolution number 121. Wala akong ganun. Ito ang post niya. Para manamang makita natin anong post. Ito yung sinabi niya. Ito. Ito. Kita niyo ba, kabibig, ang sinabi ni Win Gatchalian? Tingnan natin, basahin natin. Malaki na yan na, di akin yung pasaway na SUV sa EDSA busway. Ako, wala ako. I have, wala akong ganyan na sasakyan. Wala ang gulo. Ako, wala ako. I have, wala akong ganyan na sasakyan. Ako, wala akong ganun na sasakyan. Ano ba? Ang gulo ng explanation. Ako, wala ako. I have, wala akong ganyan na sasakyan. Ako, wala ako. Wala akong ganun na sasakyan. Yan ang sabi ni Senator Sherwin Gatchalian na kung saan ay ang mga netizen ay pinutakti si Win Gatchalian at nagdududa ang mga netizen na sa kanya yung plate number 7. Pero sabi ng NBI ay no protocol plate ang inisyo na plate number 7 sa mga senador. Ayun po. Gumagawa ng batas, sila rin ang umaabuso nito. Kaya nawawala ang tiwala ng taong bayan sa pamamaraan dahil sa mang katulad niyang pangyayari. Ito pa. Kung ordinaryong mamayan niyan, saglit lang. Alam na kung kanino yung sasakyan na yan. Taong bayan, huwag tayong pumayag na inaabuso tayo ng mga binoto natin. Sabi ng isang netizen. So, mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Sino nga ba ang namamayari ng protocol plate number 7? Sabi ng NBI is, wala. Peke yan. Posibleng peke. Kasi walang nakarehistro. Eh, ang NBI ba? Ang LTO? Ano ba? Eh, bakit NBI? Wake up, kabibig. Sabi ng LTO, walang nakarehistro at hindi sila nag-issue, no protocol plate issued to SUV in viral EDSA busway brake bad video.
Chinek nila, hindi sila nag-issue. At posibleng peke daw ang ginamit na plaka. Baka peke nga para talagang makalusot sila sa ano, sa tawag dito, sa bus lane or busway, knowing na kapag number 7 is a senator, so baka makalusot sila. Pero depende na rin yan sa tawag dito, pag iimbestiga ng LTO. Hintayin pa natin ang karagdagang investigasyon tungkol dito. Basta sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, di akin yung pasaway na SUV sa EDSA busway. Ako, wala ako. I have. Wala akong ganyan na sasakyan. Ako, wala akong ganoon na sasakyan. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian. So ano ang iyong komento tungkol dito, mga kabibig? Gusto kong malaman ang iyong kuro-kuro o opinion sa statement ni Senator Win Gatchalian at ang pasiunang statement ng LTO na no protocol plate issued sa SUV. Wala talaga, kahit tinignan nila, parang wala at posibleng peke iyon. Yun lang po, mga kabibig. Pangaring, ladies, lebak-lebak for the day. Ano ang iyong komento? Gusto kong malaman ang iyong mga komento tungkol dito. Sabi ng isang netizen dito, oh, huwag niyo po kaming gaguhin. OMG, how can you check if wala naman kayong lead to find kung sino yung tao? Sabi ng isang netizen. Diba? So, kayo na bahala, mga kabibig, kung ano ang iyong reaction tungkol dito. And I'm so excited na mabasa ang iyong mga komento. Kung talagang sabi ng LTO, Piki Kabibig, ano ka ba? Maniwala tayo sa LTO kasi ginagawa naman nila ang kanilang mga tungkol. Pero we need further investigations on this matter para malaman talaga kung sino yung abusadong driver at kung yung sumakay doon sa plate na SUV puti, plate number 7. Naku. Grabe nila, no? Kapal ng mukha. Kung peke yung plate number na iyon, so inabuso nila. Oo, di ba? If you're not a big, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!